mapala ang bumabasa ng salita ng hula, mapala ang nakikinig at tumutupad, mapala ang nahahapis at sila ay aagiwin, mapala ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis. Okay po, magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. At saan man po kayong panig naroon ngayon, hangad po ng inyong pong maliit na lingkod na datnan kayo ng pabalitang ito na nasa maayos at malusog na kalagayan at lalo tigit sa ating pong spiritual na pangangailangan. Ano? At tulad ng inawit ng ating pong kapatid na si Sister Wing Ramos, ano? Find us faithful. Madatnan tayo ng ating Panginoon na nasa maayos at matatag na paglilingkod sa Kanya. Ano po? At siyempre, nandito po ang ating buting pastor, Pastor Art. Ayan, at ako po ay natutuwa, Pastor, sapagkat muli ko na naman kayong nakita at nakasama sa paglilingkod sa Panginoon. At kay kapatid na Gary, ayan, kay kapatid, ang ating napakamasigasig na elder, ano? Kay kapatid na Gary Scoses at kay kapatid na Sister Sharon de los Reyes and Amber, no? Na siya pong naging chorister kanina. At sa atin pong nasa technical, ang atin pong director, kapatid na Don Don. Ano? So ngayon po ay, paano nga ba yun, Mama? Okay, tayo po ay nasa pang lima na pong serye ng atin pong pag-aaral ng Daniel and Revelation. Ba't po parang hindi ako makapag-share? Host, disabled participant, screen sharing. Makikisuyo po sa ating host na makikilabas po ako ng ating screen. Ayan. Okay. Ando na ba? Slide show, concurrent slide. Buti nandito yung aking misis at tinuturuan ako. Ayan. Ayun. So, okay na po kaya? Ano? Ayan. So, ayan. Tayo po ay nasa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral tungkol sa Daniel and Revelation. Ito pong Daniel and Revelation para po sa mga bago nating nakasubaybay diyan po sa Himpapawid. Ano ho, ito po ay isang uri ng revival and reformation sa pamamagitan po ng seminar, ano? At yung pong unang gabi natin, unang araw po ng ating pong naging pag-aaral, binuksan po natin ito sa pamamagitan ng introduction, bakit kailangan pag-aralan ang aklat ng Daniel. Ano ang kahalagahan nito kasama po ang aklat ng Revelation at nakita natin na isa po sa mga pangunahing sangkap ng ating pananampalataya ay tanawin ang pag-aaral ng Daniel and Revelation na siya pong pinahalagahan ng ating pong Panginoong Hesukristo. Ano ha? And then sa ikalawang serye po ng ating pag-aaral ay tinalakay po natin ang Daniel sa Kapitulo 2 na kung saan na naginip si Haring Nabucodonosor at doon sa kanyang panaginip ay ipinakita rin na walang pinakamatibay na kaharian na pwede tayong paglagakan ng ating pagtitiwala kundi ang kahariang darating na siyang dudurog doon sa doon sa mga sa paa at sa kabuuan
larawang sumisimbolo sa iba't ibang naglalakasang mga kaharian. Okay? At inihanda tayo ng ating pong pag-aaral noon na ang ating mga sarili ay maging kalakip doon sa kaharian pong darating. Ano? At sa ikatlong araw po ng ating serye ay tinalakay po natin, pinasok na natin ang aklat ng Apokalipsis at pinag-aralan ang apat na yung apat na mga ngabayo, at inuna nating pag-aralan yung pong patungkol sa puting mga ngabayo. Ano? Na yung puti, nakita natin na ito ay sumisimbolo sa kadalisayan o pagiging kanais-nais ng mga aral na tinanggap noong unang siglo. At kahit na sila ay dumadaan sa iba't ibang trahedya, mga pagsubok sa loob at labas ng iglesia, ano ho, ay patuloy siyang nagtatagumpay. Abutan man siya ng kamatayan, ay hindi niya isinuko yung kanya pong pananampalataya. Sumisimbolo sa corona. At yung busog ay sumisimbolo sa pananakop, na bagamat ang bayan ng Diyos ay unti-unting nilalansag, pero patuloy po itong nananakop sa mga puso ng mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Ito po ay tinawag na Apostolic Church. No, sa ating pag-aaral, nagmula po nang ito'y maitatag hanggang noong 100 AD. At sinundan po yan nung nakaraan ng pag-aaral tungkol sa kabayong pula. Ano, na yung pula ay sumisimbolo sa dugo at kamatayan na siyang naranasan ng unang iglesia. Kung kaya't ang pulang kabayo ay tinagura ang early church, na siya rin namang kinatawan o sumisimbolo rin o sumasalaysay sa iglesia sa Smyrna. Ano po? At yung tabak ay nasa panlulupig o pag-uusig na siyang naranasan nga ng unang iglesia. Ano ho? Ngayon, ay papasok naman tayo dito sa ating panglimang pag-aaral. Ano ho? Yung pag-aaral patungkol sa sumunod na kulay ng kabayo, yun pong itim na kabayo. Ano ho? Na siyang mababasa rin natin sa aklat po ng Apokalipsis. Ganito po ang atin pong mababasa sa talatang ito. At nang buksan niya ang ikatlong tatak, ay narinig ko sa ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, "Halika!" At tumingin ako, at narito ang isang kabayong maitim, at yaong nakasakay dito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. Talatang 6, at narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng apat na nilalang na buhay na nagsasabi, "Sa isang denaryo ay isang takal na trigo, at isang denaryo ay tatlong takal na sibada, at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak." Nakapokus po ngayon ang ating pag-aaral, mga kababayan, dito po sa itim na kabayo. Ano ang kahulugan at ano ang mensahe na gustong iparating sa atin ng pag-aaral na ito tungkol sa isang sa itim na kabayo? Ano, kaya kung kayo po ay nasa inyo-inyong mga tahanan, ay mataman niyo po kaming subaybayan. Ano, sapagkat marami po tayo rito makikita na pwede nating magamit habang tayo ay naghihintay sa pagbalik ng atin pong Panginoon. Tandaan po natin, mga kaibigan, ang itim po na kabayo ay kumakatawan o sumisimbolo sa pakikipagkompromiso ng kanyang pananampalataya. Ano? Ang iglesia ay dadaan sa kasaysayan na yung kanyang pananampalataya, yung membro, ay makikipagkompromiso o di kaya ay makikipagkasundo. At yun pong timbangan ay sumisimbolo po sa pagsasama ng Estado o ng relihiyon at ng Estado. No? Dito sa ating kapanahunan ay meron po tayong separation ng state and religion. Pero noong mga nagdaang kasaysayan, nagkaroon po ng sistema na yung relihiyon at ang Estado ay pinagsama. Ano? At sa pagsasamang yon, naging mas matingkad o mas makapangyarihan ang relihiyon.
kinikilala po ang panahong ito na Age of the Church Fathers. Kung natatandaan po ninyo, yung pong nakaraan nating pag-aaral ay natapos po yun ng 313 AD. At ngayon naman ay magpapasimula ang panibagong yugto ng Iglesia o ng kasaysayan ng Iglesia ng 313, at ito po ay magtatapos ng 538 AD. Oh, at sa mga susunod nating pag-aaral ay dudugtungan naman natin ang pag-aaral natin ito tungkol dito sa aklat ng Apokalipsis. Ano ho? So dito po ay nagkaroon ng pagkakaisa yung Union of Church and State. At nang sumiklab po ang pagkakaisang ito ayon sa kasaysayan. Dito na rin po ang Estado nagkaroon ng mahigpit na pagpapasahod sa kanyang mga trabahador, na ano pa ang katumbas ng isang araw po na trabaho ay isang stakal na trigo. Ano? Na siyang kinakatuparan nung binasa natin kanina sa Kapitulo 2, talatang 5 hanggang 6 ng Apokalipsis. Ito po ay naganap sa panahong nagkaisa ang simbahan at ang Estado. Ano ho? At dumating din ang panahon sa pagkakaisa nilang ito ay naging mas makapangyarihan ang Iglesia, oh, o yung church o yung relihiyon. Oh? Ngayon, sa panahong ito ay pinukaw tayo ng kasaysayan sa paghahari o pangangasiwa ni Constantine the Great. Nakilala din bilang si Flavius Valerius Constantinus na namayagpag noong 306 hanggang 337 AD. Meron po siya ritong contemporary na isa ring emperor. Ano? Pero mas makapangyarihan si Constantine kaysa sa kanya. Ano? At ito po ay si Valerius Licinianus. Noong mga panahong February o Pebrero 313, panahon ng ating Panginoon Hesus Kristo, ay ibinaba po ni Valerius Licinianus yung Edict of Milan. Na ito pong Edict of Milan ay created din po ni Constantinus. Ano ho? Yan. Ngayon, ito pong Edict of Milan ay ibinabang batas na nagsasaad na lahat po ng mga Kristiyano ay magkakaroon na ng freedom, ayon, ng kalayaan doon sa Roman Empire. Bakit sila binigyan ng kalayaan? Bakit ibinaba ang Edict of Milan? Kung inyong natatandaan sa panahon po nung mga nakaraang pag-aaral natin ng tungkol sa mga kulay ng kabayo, sila po noon ay tinutugis, wala silang kapangyarihan sa kanilang sarili, wala silang kalayaan. So sila po ay hinahadlangan at nililimitahan, lalo na pagdating sa kalampanan ng palataya. Subalit sa panahon ni Constantinus at ni Licinianus ay nagbaba po ng isang natatanging batas na nagsasaad na ang lahat ng Kristiyano ay mayroon ng kalayaan. Mula sa kanilang mga sinasamba, sa mga gatherings, sa pagpapasya tungkol sa kanilang kabuhayan. Ito po ang naging kagandahan nung ibinaba po yung Edict of Milan. Ano po? Ngayon, sa panahon ding ito, ayon po sa Encyclopedia Britannica ng 9th edition tungkol po doon sa article na Sunday, the earliest recognition of the observation of Sunday as a legal duty is a constitution of Constantine in 321 AD, sapagkat alam natin sa kasaysayan na si Constantine po ay nagpasya na siya ay magpapa-convert sa Christianity. Kanya lang,
yung kanyang pagpapakonvert po na yon ay isa lamang pong palabas. Ano po? Nang siya po ay tinanggap sa pananampalatayang Kristiyano, marami sa mga tagasunod ni Constantino ang nahikayat din at nabautismuhan sa pananampalatayang Kristiyano. Oh, para po sa hindi nakakaalam, si Constantino po ay isa pong pagan o paganismo, sumasamba sa hindi tunay na Diyos. At dumating nga yung pagkakataon na siya po ay nag-participate no sa Christian denomination, at dito nga ay marami ang nahikayat, hindi lamang si Constantine, mula sa mga paganong pananampalataya ay napunta sa Kristiyanong pananampalataya. Nagkaroon lang ng suliranin nang pumasok na si Constantine sa pananampalatayang Kristiyano, sapagkat dumating po ang pagkakataon na yung mga nalulukluk na mga bishop, na mga elders, sana sa loob ng pananampalatayang Kristiyano ay mga lehitimo talagang Kristiyano. Kaya lang, ang mga naluklok ay yun pong mga dating pagano na naging Kristiyano na hindi nila naiwan yung kanilang paniniwala tungkol sa pagiging paganismo. At dumating din ang pagkakataon na dumami sila ng dumami na anupat ang boses at ang kapangyarihan ay napunta na doon sa mga na-elect na mga leaders ng iglesia na hindi maiwanan ang pagsamba sa araw at iba pang mga practices. At ito na nga ang nangyari dito. Ipinasok ni Constantino ng mga panahong 321 yun pong tungkol sa pangingilin ng araw ng Linggo o ng Sunday. At sabi nga rito, enacting that all courts of justice, inhabitants of town and worship were to be at rest on Sunday. No? Yan. So, idiniklara niya na yung Sunday ay magiging day of rest. No? Dapat itong ipagpahinga. Oh, na sa konsepto nila Constantine, yun pong Sunday, ito po ay isang pagpapahalaga, pagbibigay galang sa kanilang kinikilalang Diyos na araw o yung Venerabili Dei Solis. At dito, ang exempted lamang po dito sa pagpapahinga sa araw po ng Sunday ay yung mayroon pong mga kinalaman sa agricultural. Then, dito rin sa isinulat ni Joseph Colin Ayer, A Source Book of Ancient Church History, ay ganito po ang ating mababasa sa pagkakaliwat na po sa wikang Tagalog. Ang lahat ng hukom at mga tagabayan at mga trabahador ay magpapahinga sa kagalang-galang na araw ng araw. O kaya po, nang mapapansin ninyo, lahat po ng atin pong mga pangalan ng araw ngayon, magmula po sa first day hanggang sa seventh day, ay halo po ito sa paglalagay ng mga termino ng mga paganismo. Yung Sunday ay araw ng pagsamba sa araw. Ganun din ang Tuesday, ang Wednesday, ang Friday. No? Lahat po ng araw ay mayroong kanya-kanya. Halimbawa yung Friday, yan naman ay araw ng pagsamba nila kay Fregas. Yung Saturday, araw naman yan ng pagsamba kaya Saturno. O, kaya tayo pong mga Seventh-day Adventist, hindi tayo nakatutok doon sa pangalan ng araw. Ang atin pong ipinangilin, yun pong araw ng Sabat. Yan, na siyang ikapitong araw ng Sanlinggo. Hindi tayo nakatutok doon sa araw na Saturday, kundi sa araw po ng Sabat na tinapatan ng araw ng Saturday. Pero kapansin-pansin, yung pong kauna-unahang araw, yan po ang pinakamahalaga nilang pananampalataya. Na sa unang araw ng Sanlinggo, binubuksan nila ang kanilang pananampalataya sa pagsamba sa kanilang kinikilalang Diyos-Diyosang araw. Kaya po, Sunday, at ito po ang ipinag-utos ni Constantine.
At hindi lamang yan, may kapatid po yan inilunsad noong panahon ng 380. No? Yan po yung kauna-unahang pagsasagawa ng celebration ng Christmas. Ano, kung mapapansin ninyo sa atin tong mga aklat na yung tong Christmas ay hindi po pinagdiriwang noong unang siglo. No? Pero ito po ay nagkaroon ng pagdiriwang nang pumasok na si Constantino. Noong 336 AD, no, sa ilalim po ng pangangasiwa ng isang Roman Emperor na si Constantino. Okay? Na siya po nga ay katulad ng ating nabanggit ay na-convert. At ito pong unang pagse-celebrate ng Christmas, hindi pa ito binababa, no, bilang dogma ng iglesia nung araw. Nagkaroon lamang ito ng official markings, ano ho, ng official na pagsasagawa noong 350 AD sa pamamagitan ni Pope Julius. Okay? At yan din ang sinasabi sa History of Christmas. Ano ho? Yan. Then, ito pong si Julius I na siyang kinikilalang Pope. Siya po ngayon ang nagbaba o nag-declare na yung Christmas ay gawing dogma at ito ay i-celebrate sa lahat po ng mga churches o ng mga local churches. At ito na rin ang official date sa panahong yun. Ngayon, bakit natin pinag-aaralan ang mga ito? Tanda po natin, ang itim na kabayo ay sumisimbolo sa pakikipagkompromiso. At ang timbangan ay kumakatawan sa pagkakaisa ng state and religion. Nasaan ang pakikipagkompromiso? Ang pakikipagkompromiso na dati-rati, ang aral ay dalisay, ang aral ay pulido, salita ng ating Panginoon, pero nang pumasok ang mga pagan leaders na naging mga Christian at naging leaders na rin, dito na pumasok yung pakikipagkompromiso. Hinaluan ng kulay ang dating matingkad na puti na aral ng iglesia. Ipinasok na ngayon dito yung mga aral ng pagano. Ano ho? Yan. Ngayon, katulad halimbawa ng pangingili ng Linggo, noon, Sabado, noon ay araw ng Sabat, pero nang pumasok si Constantino, ipinasok niya ngayon ang pangingilin ng araw ng Sunday. At nagkaroon ng pakikipagkompromiso sa loob ng iglesia na dati-rati ayaw pa itong tanggapin. Nagkaroon pa ito ng maraming mga konseho, maraming pag-aaral. Subalit dahil sila na ang nakaupo, mas marami sila na nakaupo sa mataas na pwesto sa iglesia, ay naideklara at naibaba at wala pong nagawa, mga kaibigan, kundi tanggapin ang pagpapasya na ipangilin ang Sunday. Ganito rin ang naganap, no, dito sa pinag-aaralan natin. Ano ho? Ganun din ang Christmas, sapagkat alam nila na yung December 25, ito ay kapanganakan ng kanilang Diyosang si Tammuz, na siyang nanguna doon sa pinag-aralan natin sa Daniel, nang itayo ang tore ng Babel. Ano po? Ayan, ito po ay kaarawan ng anak ni Semiramis na si Tammuz. Subalit, nang tinanggap sa pananampalataya ang mga paganong turo, ito po yung kinakatawanan ng pakikipagkompromiso. Ano? Kaya't, kung inyo matatandaan, si Tammuz po, siya po ang tinataguriang Diyosang araw. Ano? Ayan. Kaya naniniwala ang mga pagan na si Nimrod, yung tatay ni Tammuz, si Nimrod na namatay at sumalin sa katauhan ni Nimrod na Junior na siyang Tammuz. Ano ho? Naniniwala sila na si Nimrod ay walang kamatayan, nananatiling buhay. No? Siya po ang Diyos-Diyosang araw na sumanib, no, kay Tammuz. Ayan. Ito po ang kasaysayan kung bakit naipasok
ang December 25 bilang Christmas sa panahon nating ito. Kaya nga ipinag-iingat natin ang ating mga kababayan, ang ating tong mga kapwa Seventh-day Adventist. Hindi natin ipinagdiriwang ang December 25 dahil naniniwala tayo na diyan ipinanganak si Kristo. Ano? Kundi nananatili tayo sa katotohanan na sinasamantala natin yung pagdiriwang na yan, oh, at upang ipasok ang ebanghelyo. Sa mga nagdadaos ay pagunita no, na mayroong Mesiyas na nagkatawang tao at tumubos sa atin pong kasalanan. Ano? Ito po ang kasaysayan kung bakit ipasok ang Sunday. Ganun din ang tinagurian ngayong Christmas ng December 25. No? Then, noong 354 AD, ano, ay sa pamamagitan ni Bishop Liberius, no? Ay sabi rito, no, dito sa Christmas, ano, yan, siya po ay nag-order, nagbaba ng pagsya, nagbaba ng batas, o, na kailangang e-celebrate ang Christmas. At ang hindi magse-celebrate ng araw na ito, ng December 25, ay matuturingang isang herehe. Ano ho? Yan. Kaya ho, ang bagay na ito ay naging popular sa lahat po ng mga local churches at hanggang sa kapanahunan natin ngayon. Okay? Ngayon, taong 380 AD, ang mga Kristiyano sa pamamagitan ng Emperor Theodosius I, ano po, ay naging isa ng opisyal na relihiyon sa kanilang imperyo. Na kung saan, dahil bakit ito ginawang opisyal na relihiyon? Sapagkat yun pong iglesia, yun pong Christian Church ay nakakaladkad na ngayon ng imperyo. Ano po? Naging bagamat nakakaladkad ng imperyo, yun pong relihiyon. Ang relihiyon na rin ang siyang nagbibigay ng pagpapasya. Sapagkat yung pong leader ng reliyon, siya rin ang leader ng tawag ito ng ng batas noon, ano, ng ano yan, yung separation of state and religion, ng state, ano po yan, at naging madali para sa kanila na magpasok ng iba't ibang mga aral sa loob ng iglesia sapagkat sila noon ay namamayagpag. Nang dumating na ang panahon naman ni Emperor Justinian, ano, o ni Justinian the Great, no, isa pong Byzantine na emperor na siyang nangasiwa mula 527 hanggang 565 AD, ano po, ay ipinasok din niya noong 529, no, na yung Christmas ng December 25 ay gagawin ng special holiday. Ito ay isa ng official holiday. Oh, hindi lang siya official kundi special holiday. Na kung saan sa panahong ito, ay binibigyan na ng kapahingahan ang lahat ng trabahador at sila ay magdidiwang doon sa ibinabang pagpapasya na lahat ng mga local churches ay magse-celebrar nito. Taon ding ito ay isinabatas din na hindi lamang sa mga local churches kundi sa buo ng nasyon ng December 25 kilalanin bilang holiday. At dito na rin unti-unting nabuo yung terminong Christmas. Christmas na dati-rati ay wala pang pangalan pero ngayon ay pinangalanan nila na ito ay Christmas. Na ang ibig anilang sabihin ay si Kristo para sa masa. Ano? Ngayon, 533 AD, sa pamamagitan ni Emperor Justinian, ano po, ay nagkaroon na rin ng pagpapasya na walang sino man ang pwedeng sumansala
sa lahat ng ibababang batas ng pinakaulong bishop. Ano? Yan. At yan po ay mababasa ninyo sa Edict of Nobile. Yan. Ano? Dalawa ang nakita kong bigkas dito. No? Binibigkas nila ito bilang Edict of Nobile. Yung iba naman ay Nobile. Bahala na kayo kung paano nyo bibigkasin itong pinagkunan natin. No? Ngayon, sa pamamagitan ni Flavius Belisarius, isang military commander ng Byzantine Empire sa ilalim po ng pangangasiwa ni Emperor Justinian, ay mayroon pong isinagawang pagsasabatas na siya po ay ipinatawag at nagtungo siya doon sa Rome. At pagkatapos iniluklok niya roon bilang bishop si Severius, si Silverius. Kaya lang pagkaraan ng hindi pa nalulubos ang isang taon, si Silverius ay kinuha rin niya at ipinatapon din. No? Si Pope Silverius, ano ho, siya po ay namatay noong 537 sa pamamagitan ng gutom. Ano ho? Ayan. Bakit natin kinakailangan talakayin din ang patungkol kay Silverius? Sapagkat isa po mga kaibigan, si Silverius na nag-insert din o nag-aproba ng mga turo ng mga pagano para sa loob ng iglesia. Bagamat hindi lahat ay kanyang sinang-ayunan, pero marami po siyang sinang-ayunan. At dito ay naikumpromiso ang pananampalataya ng atin pong iglesia na kinabibilangan. Ano? Yan. At dito rin, dahil doon sa mga hindi niya pagtugon sa iba, siya pong naging dahilan kung bakit ipinatapon po siya at ikinulong. Ano? Then, pumasok ang kapanahunan ni Pope Vigilius na bishop po ng Rome. At ito po ang siyang pinakakukonsider nila, kinikilala, na kauna-unahang papa ng Byzantine. Ano ho? Yan. At sa panahon din pong ito, ang pagluluklok ano ho, ng estado sa kapapahan. Noong 538 AD, dito po pinutungan ng 30 na korona ang Papa. Na ang ibig sabihin, no, mayroon siyang kapangyarihan sa langit, may kapangyarihan siya sa lupa, at maging sa kailaliman ng lupa. Ano po? Yan. Na sa panahon ding ito, siya po ang naging pinakamataas at makapangyarihan ano, sa panahong yan. Okay? Kaya nga sabi dito sa ating pong slides ano, the legally recognized supremacy of the Pope began in 538 AD when there went into effect a decree of Emperor Justinian making the Bishop of Rome head over all churches, the definer of doctrine at sabi to end the corrector of the heretics. Kaya po ang lahat ng kapangyarihan ay ipinagkaloob dito sa ating pong pinag-aaralang Papa na siyang kumakatawa na rin sa pagpasok o pakikipagkompromiso. Ayan. At eto na nga, kung nakikita ninyo sa inyong screen, yun pong itsura ng 30 na korona. Ayan. Yan pong bawat layer po na yan ay mayroong sinusimbolohan. Yung mataas, yung nasa taas ay sumisimbolo na siya ay may kapangyarihan sa ikataasan sa langit, yung kalaway sa lupa, at yung ikatlo ay sa ilalim ng lupa. Kaya nga, the papacy has gained worldwide influence. Hindi lamang siya pang iglesia, kundi siya ay pang worldwide. Ano? Yan. At naging talagang sikat at makapangyarihan. Lahat ng kanyang magiging desisyon, hindi pwedeng mabali. Yan.
sa banal na kasulatan ay mayroong binabanggit ang aklat ng Daniel na siya nating pinag-aaralan bilang bahagi ng ating pong Danreb. Sa kapitulo 7, talatang 25, ganito po ang ating mababasa. At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. At lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. At kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. At sila'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at mga panahon at kalahati ng isang panahon. Mga kaibigan namin dyan po sa Facebook, huwag ho kayong masasaktan. Ito pong ating ginagawang pag-aaral, mga kababayan, ay isa lamang pagbubukas ng ating isipan. Baka sakaling sa pamagitan ng mga ganitong seminar, ay matanong ninyo ang inyong mga sarili, ako ba ay nasa tunay na pananampalataya? Sang pananampalataya ba ako nabibilang? Kumusta na ba ang aking pananampalataya? Naikukumpromiso ko rin ba ang aking pananampalataya katulad ng nagdaang kasaysayan ng iglesia? Kung inyong napapansin ng inyong pananampalataya ay tila baga na ikukumpromiso. Ang sabi ng kapatid na White, manatili tayo sa prinsipyo, sa ating pong paglilingkod sa Diyos tulad ng isang bato. Magbalik loob tayo kung sakaling sa mga pagkakatong ito kayo po ay nasa pagpapahinga o di kaya kayo ay nasa panlalamig. Ito na, mga kaibigan, ang takdang panahon upang tayo ay makapanumbalik sa pananampalataya at pagpanibagong sigla. Sa talatang ito ng Daniel 7:25, nais kong tingnan po ninyo, iisa-isahin po nating bahagya o hihimayin natin ang mga talatang ito upang makita natin yung atin pong pinag-aaralan. Sa unang bahagi ng Kapitulo 7:25 ng aklat ni Daniel, ang wika, siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. Meron pong isang tao na magbabadya ng mga salitang laban sa kataas-taasan. Sino po ang kinatuparan ng bagay na ito na binabanggit ni Daniel? Dito po sa Encyclical Letters ni Pope Leo XIII noong Hunyo 20, 1894 sa pahina 304. Ang sabi rito, We hold upon this earth the place of God Almighty. Sa pagkakaliwat sa wikang Tagalog, kami anya ang nakalagay sa lugar ng Diyos na makapangyarihan sa lupang ito. Ito po ang sinisimbolohan ng pinakamataas na bahagi ng kanyang korona. Kami ay yung pinakamataas at yung nasa yung second layer, kami ang nakalagay sa lugar ng makapangyarihang Diyos sa lupang ito. Kaya nga ang tingin sa panahon nila, yan pong Papa, ang siya pong Diyos sa lupang ito. Na dati ang mga Papa ay tinuturing na mga bishop, pero ngayon talaga itinaas na ang kanilang antas, ginawa pong Papa. Kaya ang sabi ni Robert Bellarmine sa volume 2 ng Disputationist, The Controversies, lahat anya ng kasulatan na tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo, ang mga pangalang ito ay para sa Papa. Kaya ang Papa, siya rin po ang tinaguriang Vicarius, Filidei. Yan. O siya yung Vicarius, kahalili. Vicarius Filidei, kahalili ng Diyos. Ayan. At meron pa silang isang titulo na ginagamit, yung Vicarius Fili Christi. Yan. Na tumutukoy naman sa pagiging hindi lamang sa kahalili o ng Diyos, kundi kahalili rin ni Kristo. At lahat ng ito na tumutukoy anya kay Kristo, yung kanyang pangalan ay para anya sa Papa. Ganito rin ang pagkakasaad sa atin ng ni Pope Pius the
11, ano ho, noong Abril 30, 1992. You know that I am the Holy Father, the representative of God on earth, the vicar of Christ, which means I am God on earth. So makikita natin, mga kapatid, ganito talaga nila idiniklara yung kanilang mga sarili. Ano? Mula nung sila ay pinutungan ng 30 putong na corona. Na kung saan lalo pang naipapasok yung mga turo ng pagano sa iglesia. Ano? At dito ang pananampalataya ng marami ay naikompromiso. No? Hanggang sa dumating ang pagkakataon na nawili na yung mga nakompromiso na yon na tanggapin ang turo ng mga pagano. At dumating din sa pagkakataon na yung mga mananampalatayang yon, sa halip na nakakaramdam pa sila ng hapdi ng kanilang pagsunod sa kanilang puso dahil sa ang kanilang sinusunod na hindi pulidong aral ng Diyos, dumating sa kapanahunan na nag-i-enjoy na rin sila. Ano ho? Dahil nawili na sila rito. Wala na silang magagawa. No, yun ang kanilang naitanim sa kanilang mga sarili. Naikompromiso nila yung kanilang pananampalataya. Oh, at mahirap ito kung sa panahon natin ngayon ay naikukompromiso rin natin ang ating pananampalataya. Oh, baka abutan tayo ng kamatayan na yung ating pananampalataya ay naikukompromiso natin at hindi tayo handa sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ano? Ngayon, sa pagpapatuloy, kung bakit napangyari ang bagay na yon, sapagkat ang sabi sa 1 Tesalonica kapitulo 2 talatang 3 at 4, ganito ang ating mababasa. Huwag kayong padaya kaninuman sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating maliban ng dumating mula ang pagtaliwakas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapamakan na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat siya'y nauupo sa templo ng Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad sa Diyos. Ano po? At ito ay naganap ano po sa proseso ng pag-iral ng iglesia. Oh, tungkol dito sa kabayong itim. Oh, doon sa ibabang bahagi ng Daniel 7:25, at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Teka, bakit napunta na ako ron? Anyway, lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Ito po, mga kaibigan, mga kapatid, ay nagkaroon po ng katuparan. Kaya lang hindi muna natin ngayon tatalakayin, sapagkat ito ay lalabas sa susunod na serye ng ating pag-aaral sa Friday. Ano po? Pero gusto ko muna makita ninyo, yun pong nailuklok na yon na nabigyan ng 30 putong na corona na siyang pinakabantog ano, na magpapasya sa buong mundo, ay siya rin pong naglagay ng batas na lipulin ang mga banal ng kataas-taasan. At siya rin, ang siyang binabanggit sa sumunod na bahagi na kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Ang bagay pong ito, mga kapatid, ay naganap sa kapanahunan ng itim na kabayo. Ano ho? Doon sa ating pong pinag-aaralan. Na yung dati-dating sinusunod ng mga mananampalataya na pangingilin ng Sabat ay sunset to sunset. Ito ay ginawa niyang midnight to midnight. Ang tawag dito ay Roman Reckoning. Ano po? Maging ang paghahati ng araw o paglipat ng mga araw ay naikompromiso rin. Noong una, marami ang nasasaktan. Maraming mananampalataya ang ayaw kilalanin ito. Subalit dumating din ang panahon dahil sa kahigpitan ay naikompromiso nila ang kanilang pananampalataya. At dumating din ang time na ito na rin ang kanilang reckoning, ang Roman Reckoning. Kaya mapapansin ninyo hanggang sa panahon nating ito,
pag sumasapit ang birthday o ang Christmas, ang New Year, ang laging inaabangan ay yun pong alas 12 ng hating gabi. Ano ho? Yan, bakit? Sapagkat yan po ay naisakatuparan noong mga panahong yun, no? Nang nagdaang kasaysayan ng iglesia na hanggang sa ngayon nakikita natin yung pong pangyayaring ito. Pero tayo na mga Adventista, salamat sa Panginoon sapagkat patuloy tayong nananatili sa ipinagkatawag sa atin. Ang atin pa ring pagpapalit ng araw ay mula sa paglubog hanggang sa muling paglubog ng araw. Ano po? Ngan. Katulad halimbawa ngayon. Ano ho? Ayan. So ngayon ay tinatanaw na natin na ito ay araw na ng Webes. Ano po? Pero ang iba na sumusunod sa Roman Reckoning, ang Webes ay mamaya pang alas 12. Oh, ang tawag yan na Roman Reckoning. Samantalang ang ating prinsipyo na pinaiiral sa pananampalatayang ito ay yung pong biblical reckoning, yung Jewish reckoning. Oh, kaya dyan po sa atin pong mga kababayan, no, na nanonood ngayon. Oh, kung kayo po ay nasa sistema na nangahawak sa tinatawag na Roman Reckoning, kung gusto ninyong lubos na sumunod sa ating Panginoon, ang tangkilikin po ninyo ay yung original na reckoning. O, alin po ang original na reckoning? Bumalik po kayo sa aklat ng Genesis. Baybayin ninyo mula talatang 1 hanggang kapitulo 2. Makikita po ninyo na yan ay sunset to sunset. At kapag natagpuan na po ninyo yan at nakumbinsi ninyo ang inyong sarili na ang tunay palang reckoning ay sunset to sunset, kayo po naman ay aking iniimbitahan. Dalawin ninyo kami sa aming mga kapikapilya tuwing araw ng Sabado, ganap na alas 8 hanggang alas 5 ng maghapon. At tuwing Merkules ng gabi, kumbaga sa atin pong terminong kasalukuyan ngayon, at Biyernes, ay nasa mga kapikapilya po kami. Kapag ka mga ganito, ay pwede ninyo kaming makontakt din sa amin pong mga kanya-kanyang mga Facebook. Sabihin po ninyo ang inyong pangangailangan espiritual at kayo po'y aming paglilingkuran, mga kaibigan at mga kapatid. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, the Pope has power to change time, to abrogate, maging yung law, yung mga kautusan, and to dispense with all things, even the precept of Christ, kahit na yung mga kautusan ni Kristo, ang sabi rito, ay kaya po niyang baguhin. No? Kaya nga dito na rin lumabas yung kanilang taguri na ang iglesia ang higit na mas mataas kaysa sa Biblia. Ano? Di baling hindi masunod ang Biblia, basta't masunod ang iglesia o masunod ang kapapahan, sapagkat mas mataas di umano ang iglesia kaysa sa Biblia. Yan. Kaya kahit na nakatala sa Biblia, pagka binago ng Papa, ang dapat na masunod ay ang pasya ng Papa. No? Kaya makikita po ninyo na dati-dati, yung mga kautusan ng ating Panginoon ay nagkaroon ng pagbabago sa kanyang mga pagsasalansang. Ito na rin ang sinisimbuluhan ng pag-inom, no? Ng alak sa kopa. Ano po? Na siyang lalason sa kaisipan ng mga mananampalataya. Sa panahon na rin ito, ipinasok po ang pananampalataya ng mga paganismo. Nagkaroon lamang ito ng revision. Yung mga larawan nila Astarte, larawan nila Tammuz, nila Diana, larawan ng iba't iba pang mga kinikilalang Diyos-Diyosan, ay nagkaroon po ng revision. At ito ngayon ay ikinonvert nila sa mga santo, kinikilalang santo ng iglesia. Katulad nila Maria,
nila Pedro at ginawan ito ng mga ribulto. Ano ho? At yan ang kanilang ipinaglalagay sa mga haligi, no? Sa mga bintana, sa mga pintuan ng kanilang istruktura na mga bahay dalanginan. Ano po? Na dati-rati ang mga sinagoga ay wala namang ganitong mga larawan. Pero ngayon ay nilagyan na nila ng mga larawang ganito na ano pat hindi lamang nagkasya, no? Sa paggawa o pagkakaroon ng mga larawan sa kanilang mga paligid, maging sa loob din, oh, ng bahay dalanginan, maging sa loob ng sinagoga, nagkaroon din ito ng mga larawan. At hindi lang yon, hindi lang sila basta imahe. Ano ho, sila na rin ang ginagawang medium ng mga panahong ito. Sapagkat ang mga pagano, oh, upang madinig ang kanilang panalangin, sila muna ay humahalik sa mga larawan ng kanilang kinikilalang Diyos-Diyosan. Doon sila sa mga Diyos-Diyosan nila dumadalangin, sapagkat naniniwala ang mga pagano na sa pagdalangin nila doon ay dinidinig sila ng nire-representantihan noong larawang ito. Ganito rin ang naging sistema sa pagpasok ng mga larawang ito sa loob ng iglesia. Ito ang dahilan kung bakit ang pananampalataya ng marami ay naikompromiso. At marami sa mga naikompromiso ang kanilang pananampalataya na nalimutan na nila ang nagdaang pamantayan ng bayan ng Diyos. Nalimutan na nila na dati-rati ang pananalangin, ang pagpuri, ang pagsamba, oh, ay idinadaan sa pamamagitan ng Espiritu at katotohanan. Pero ngayon, idinadaan na sa pamamagitan ng pagsamba, pagyukod, pagpupunas ng mga tawil sa kani-kanilang mga kinikilalang santo. Ano ho? Kaya ho, tabi-tabi po, wag ho kayong magagalit sa akin, mga kababayan. Ano po? Sapagkat ang panahon natin ito, ginugugol natin upang maipalaganap ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan. Ayaw namin, mga kababayan, ayaw po, no, namin sa panig ito ng Seventh-day Adventist na kayo po ay patuloy na mahirati sa maling uri ng pananampalataya. Oh, na kayo po ay nais naming ma-realize ninyo na naikompromiso ang inyo pong pananampalataya. Kaya ang ating Panginoong Diyos, patuloy tayong inihimok, iwanan natin ang maling pananampalataya. Iwanan natin ang hidwang pananampalataya. Iwanan natin ang pananampalatayang sumasamba, lumuluhod, nagpupunas sa mga kinikilalang santo na mga ribulto. Kundi tayo'y patuloy na manangan sa tunay na ipinagkatawag sa atin ang sambahin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Mapapansin din po ninyo, yung larawan ito na inyong nakikita ngayon, huh? Na kung saan si Maria ay mayroong kalong-kalong na anak sa kanyang iba't ibang anyo. Ano ho? Yan po ay isang revisadong itsura ng Diyos-Diyosang ng mga pagano. No? Kung nakikita niyo po yung nasa bandang kaliwa ko, yun pong kanyang anak, yan po'y walang iba kundi si Tammuz o si Nimrod the Junior. Ano ho? Yan. At yung kanyang yung babae, ano po, yan po yung asawa po ni Tammuz, si Artemis. Ano? Yan. At yan po ay naipasok sa loob ng pananampalatayang Kristiyano. Oh. Ipinapasok ito ng mga pagano upang hindi nila mahalata o nagkakaroon ng revision ng panibagong itsura upang hindi mahalata ng ibang mga Christians na naipapasok na nila yung mga turo, yung mga aral ng mga pagano. Ano? Na ikukumpromiso ang kanilang pananampalataya. Ito naman ang larawan ni Saint Peter. Ayan, no? At nakikita po ninyo sa Basilica, Saint Peter. Pansinin ninyo, halos yung mukha ay kopyang-kopya, no? Sa Diyos-Diyosang ito, no? Na si Tammuz.
Oh. Pansinin po ninyo. Parehong pareho, mga kapatid, mga kaibigan. Ano? Maging yung pagkaka salansan, ano ho, ng kanya pong ano tawag diyan, yung nasa kanyang balikat, oh? Yan po ang historical background. Kung bakit nagkaroon ng paglililok, oh, kay St. Peter. Galing po yan sa larawan ni Tammuz. Oh? Oh. At marami pang iba. Marami pang iba. At ngayon, doon sa ating pinag-aralan, ipinasok na rin yung tungkol sa Sunday. Noon, yung batas ukol sa Sunday na ginawa ni Constantine, yan ay para lamang sa nasyon. Ano ho? Para lamang sa state. Ngayon naman, yung dating nasa state, ito ay ipinasok ngayon sa loob ng iglesia. Ah? Sa loob ng iglesia. Yan. At katulad ng ating binasa, oh, may kalayaan sila na pagbago-baguhin ang kautusan ni Kristo. At makikita nyo nga rito, no, na dati yung nasa ikatlong utos, ano ho, pinalitan na ito ng ibang utos. Oh, at maging yung araw po ng Sabat, inalis na rin. At ang ipinalit, mangiling ka kung Linggo at pistang Pangilin. Ano ho? Ayan. Kaya nagkakaroon ng katuparan yung pong mga hula na nakalagay sa aklat ng Daniel at aklat ng Apokalipsis na siyang sinasagisagan ng itim na kabayo o pakikipagkompromiso. Oh? Ngayon, sa Plain Talk for Protestant, sa pahina 213, ang pag-iingat anya ng Linggo ng mga Protestante ay isang paggalang na kanilang ibinibigay sa kapangyarihan ng Iglesia Katolika. Mga kaibigan po naming nasa panig ng Iglesia Katolika, ako po ay humihingi ng paumanhin. Ayaw ko pong saktan ang inyong damdamin. Subalit dahil sa pagpupumilit ng aming pong pag-ibig, dahil sa pagmamahal na ibinigay ng Diyos sa atin para sa inyo, nais ko ring malaman po ninyo na ang kasaysayan kung bakit kayo nagpapahalaga sa araw ng Linggo, dahil ito ay itinakdang batas ng sinauna ninyong naging papa na siya namang kinagiliwa na sa panahong ito. Oh? At gayon din sa atin pong mga kaibigan Protestante, saan man kayong Protestant denomination naroon, huwag niyo pong ikagagalit ang bagay na ito. Sinasabi sa atin ng mga mapapagkatiwalaan na mga sources natin, na mga resources, ang pag-iingat anya ninyo ng Linggo, ito ay isang paggalang na ibinibigay ninyo sa kapangyarihan ng Iglesia Katolika. Sapagkat ang author ng pangingilin ng Linggo, ng pagpapahalaga ng Linggo, ay ang kapapahan. At sino mang, no, nag-iingat din ito, ang nabibigyan ninyong karangalan, ang nabibigyan ninyong parangal, papuri, pagluwalhati, walang iba, kundi ang kapangyarihan ng Iglesia Katolika. Ano? At makikita rin po ninyo, yung termino na ginagamit nila sa araw ng Linggo, ibinaba rin nila ang pagpapasya na ang Linggo ay tawaging Day of Rest. Ginawa rin nila itong araw ng Sabat bilang counterfeit sa Sabat ng Diyos na ipinangingilin ng kanyang bayan. Oh? Kaya ngayon, ang tao nalilito, alin ba talaga ang Sabat? Yung ikapitong araw o yung Linggo? Oh? Sapagkat ginawa itong mandato, ginawa itong batas na ang Linggo ay tawagin ding Sabat ng mga Kristiyano. Kaya kung kayo ay babasa ng halimbawa yung diksyonaryo na ginawa ng ni Webster, ay makikita nyo doon yung Linggo o yung Sunday, tinatawag ding Christian Sabat. Ano po?
niya sapagkat nagkaroon ng pakikipag-kompromiso. At maging ang ilang mga tao ay nalilito tungkol dito. Hindi lang yan. Ibinaba rin ang pagpapasya ng kapapahan na yung linggo, yung Sunday, ay tawaging Lord's Day. Na dati-rati, ang Lord's Day ay walang iba kundi ang araw ng Sabat. Ginawan ito ng counterfeit na yung linggo ay tawagin ding Lord's Day. Pero sa kaisipan ng mga pagano, yung Lord's Day na yun ay araw ng pagsamba nila sa kanilang kinikilalang Diyos na araw. Kaya Lord's Day din ang ginamit. Kaya ho mga kapatid, mga kaibigan, kung kayo ay nangingilin at nagpapahalaga ng araw ng Linggo, kinikilala din po ninyo yung Lord's Day, kinikilala rin ninyo yung Sabbath Day, hindi yan ang tunay na Lord's Day at Sabat ng ating Panginoon. Ang tunay na Sabat na dapat nating sundin ay yun pong ikapitong araw. Ang tunay na Lord's Day na dapat nating tangkilikin ay yun pong ikapitong araw. Walang iba kundi ang araw ng Sabat. Sapagkat doon sa Kapitulo 2 ng Aklat ng Marcos, 27-28, ang Lord's Day na tinutukoy diyan ay walang iba kundi ang araw ng Sabat na ginawa ng Diyos para sa lahat ng tao, hindi po ang araw ng Linggo. Kaya may kasaysayan kung bakit may nangingilin ngayon ng Linggo at kung bakit naipasok ang pananampalatayang yan sa Christian world. Dahil ipinasok ito ng mga sinaunang nagkompromiso. Dito kay Louis Gaston, ang pangingilin ng mga Protestante ng araw ng Linggo ay isang pagpaparangal sa kapangyarihan ng Iglesia Katoliko. Kaparehong kapareho rin ng nabasa natin kanina. Dito sa The Catholic Records, noong September 1, 1923, Linggo ang tanda ng aming kapangyarihan, sabi ng mga ng Catholic. Linggo ang tanda ng aming kapangyarihan. Ang Iglesia ay mas mataas kaysa sa Biblia at ang paglilipat ng pangingilin ng Sabat ang siyang katunayan nito. Nakita niyo na ho mga kaibigan, yung ating tinuturan kanina, yung ating tong pinag-aaralan, yun daw Linggo, yan ang tanda ng kanilang kapangyarihan. Kaya yun ding mga nangingilin ng Linggo, na yung Linggo itinuturing na Lord's Day, yung Linggo itinuturing din na Sabat, hindi po tanda ng Diyos ang nasa inyo, kundi tanda ng kapangyarihan ng Iglesia Katolika. Panahon na kaibigan ko, panahon na po mga kababayan, upang tayo'y gumising sa matagal na nating pagkakatulog sa pananampalataya. Matagal nang naikumpromiso ang inyong pananampalataya. Bakit hindi ninyo iwanan ang pangingilin ng Linggo, ang pagtawag sa Linggo na Sabat, ang pagtawag sa Linggo na Lord's Day? Bakit hindi ninyo iwanan ang tandang ito ng kapangyarihan ng Iglesia Katolika at muli kayong magbalik loob sa tunay na pananampalataya? Ano ba ang tanda ng tunay na pananampalataya? Ganito ang ating mababasa buhat sa Kapitulo 20, talatang 20 ng Ezekiel. At inyong ipangilin ang aking mga Sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Mayroong dalawang tanda na naglalaban sa panahong ito. Sa dalawang tandang ito, mamimili lamang tayo rito kung alin ang ating sasamahan. Tanda ng kapangyarihan ng Roman Catholic Church o tanda ng ating Panginoong Diyos sa kanya at sa atin. Ang sabi rito, inyong ipangilin ang alin?
yung kanyang sabat. Bakit mga sabat? Sapagkat tuloy-tuloy natin itong ipangingilin hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Ito anyang pangingilin natin ito ng sabat. Yan po ang magiging tanda, sabi ng ating Panginoong Diyos na nagsasalita. Tanda sa kanya at sa kanyang bayan. Ano ho? Kaya ho, patuloy ang aming pag-aanyaya sa inyo. Tanungin ninyo ang inyong sarili. Aling tanda ang nasa aking buhay? Kaninong tanda ang taglay-taglay ko? Tanda ba ng Diyos sa kanyang bayan o tanda ng kapangyarihan ng Iglesia Katolika? Sa dalawang palatandang ito, sa dalawang tandang ito, mamimili lamang tayo ng isa. Hindi natin po pwedeng piliin ang dalawa. Kailangan isa lang. Kaya ho ngayong gabi, inaanyayahan ko kayong magpasya. Samantalang nagdadaos tayo na mga ganitong uri ng pag-aaral. Gayunpaman, aking isinasamo sa inyo mga kababayan, kung ang taglay-taglay ninyong tanda ay tanda ng Roman Catholic Church, iwanan po ninyo yan. Kundi ang inyong kuning tanda, yung tanda na ipinagkaloob ng Diyos, ang pangingilin ng araw ng Sabat. Hindi natin po pwedeng piliin ang dalawa. Isa lang, mga kapatid at mga kaibigan. At yung pong mga nangingiling mga Protestante, iwanan po ninyo yan. Sama-sama tayo mangilin ng araw ng Sabat sapagkat ito ang ibinigay na tanda ng ating Panginoong Diyos sa atin at sa Kanya. Hindi po ang araw ng Linggo. Kung hindi po ninyo iiwanan yan, patuloy lamang ninyong naikukumpromiso ang inyo pong pananampalataya. Kami ay nangihinayang. Baka ang inyong kasigasigan sa paglilingkod sa inaakala ninyong tama ay malagay sa peligro. Kaya ngayon pa lang, upang kayo ay makatiyak na hindi malalagay sa peligro ang inyong pananampalataya, inaanyayahan ko kayong muli. Dumulog kayo sa aming mga tanggapan. Pasyalan po ninyo kami sa aming mga kapilya. At kayo po ay aming paglilingkuran. Sa sulat na ito ng History of Romanism ni John Dowling, sabi rito, there is scarcely anything with the strike the mind of the careful student of church history with greater surprise than the comparatively early period at which many of the corruption of Christianity which were embedded in the Romanist system took their rise. At makikita po niyo, Ayan. So dito po sa mga pagkakataong yun, dumami ng dumami ang mga tampalasan sa loob ng iglesia. Na kung saan, yung mga mananampalataya na pinipilit nilang hindi maikompromiso yung kanilang pananampalataya, sila ngayon ang nagiging tampulan ng tukso. Sila ngayon ang nabubuli sa loob ng iglesia. Ano pat ang iba ay nanlumo na, huminto na sa pananampalataya. At ang korupsyon ay lumaganap ng lumaganap ng lumaganap. Ano? At makikita natin yan hanggang sa panahong ito. No? Na lahat na lamang ng kibot natin, mayroong bayad. Ano? Pero nung sinaunang pananampalataya, ay wala. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, bago po ako magtapos, nais kong makita ninyo ng ating pinag-aaralan ay patungkol sa itim na kabayo. Na ang itim ay nangangahulugan ng pakikipagkompromiso ng kanila pong pananampalataya. O di kaya'y pakikipagkasundo. Kaya muli po ninyong suriin. Siyasatin ang inyo pong mga sarili. Na ikukumpromiso ko ba ang aking pananampalataya? Yun bang aking sinasamba? Katulad ba ng sinasamba ng dalisay na iglesia
ng puting kabayo na sinisimbolohan. Kung kayo po ay sumasamba, humihipo o di naman kayo nagpupunas sa mga paa o mga imahe, kung kayo ay nahihirati sa pagpuprosesyon, mga pagdadala ng mga rebulto, mga kaibigan, nakalulungkot ko mang sabihin, wala po kayo sa tunay na pananampalataya. Bakit hindi ninyo talikdan, iwanan ang maling pananampalatayang yan at tayo'y magkaisa sa isang tunay na pananampalataya na walang mga ribu-ribulto na pinananalanginan. Ano? Kung ang inyong pananampalataya na ikompromiso na ang inyong pangingilin ay Linggo, na yan ang tinatawag din yung Lord's Day, tinatawag din ninyong Sabat, sasabihin kong muli sa inyo, wala kayo sa tunay na pananampalataya. Ang inyong pagsunod ay hindi tunay na sa Diyos, sapagkat ang tatak, ang tanda na inyong taglay-taglay ay hindi tatak ng Diyos, kundi tatak o tanda ng kapangyarihan ng Roman Catholic Church. Bakit sa pagkakataong ito, hindi mo ibigay ang iyong puso sa ating Panginoon? Magkaisa tayo ng diwa. Masakit man sa ating kalooban na iwan ang ating maling pananampalataya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, gagawin natin ito. Mas mahalaga na sumunod tayo sa Diyos kaysa sumunod tayo sa tao. At ang timbangan ay kumakatawan sa pagsasama ng reliyon at ng Estado, na ang bagay na ito ay maaaring maulit-uli sa ating hinaharap. Kapag muli nang nagkaisa, muli ang reliyon at ang Estado, tayo po na mayroong tunay na tatak ng Diyos, tunay na nananalig, sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo ang kanilang muling tutugisin. At ako po'y umaasa na sa gabing ito, hanggang sa mga susunod nating buhay, hanggang sa mga susunod nating kwento ng ating buhay, mananatili na tayong tapat sa ating Panginoon kung tayo man ay tila baga aandap-andap sa pananampalataya. No? Palalakasin natin, patatatagin natin ang ating pananampalataya at tiyakin natin sa tulong ng ating Panginoong Kristo, no? Na tayo'y pagtibayin, hindi maikumpromiso ang ating pananampalataya hanggang sa dumating ang ating Panginoong Kristo. Idalangin din natin, mga kaibigan, mga kapatid, ang atin pong mga kaibigan na wala pa sa tunay na pananampalatayang ito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen. Mapalad ang bumabasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang